sa kanilang nanlalapad na liig. Mabilis na kilos at nakamamatay na kamandag. Kalaban ang turing ng karamihan sa Philippine Cobra. Nagbabalak. Pero may ilang walang takot na sumasagip sa mga ahas na naligaw sa tirahan ng mga tao. Ganda Cobra! Para sa katya, para yung biyerno niya. Wala. Ang kanilang susunod na misyon, i-rescue ang ilang Cobra sa Pampanga. Magpakita kaya ang kanilang makamandag na pakay? Yun! Uy! Meron na! Yun! Tumatayo! Sakay ng kanilang sidecar, dumayo si na Richard at Ferdinand sa isang bahay sa Pampanga mula Tarlac. Mas kilala ang kanilang tandem bilang Tropang Tuklaw. May nakikita daw silang mga ahas dito eh. Si sir, tumawag. Okay. Tara. Yan na. To the rescue sila kapag may ligaw na ahas sa isang komunidad. After 2 hours ng biyahe, nakarating na yung Tropang Tuklaw dito sa Lubao, Pampanga, mula sa kanilang lugar sa Concepcion, Tarlac. May nag-report kasi sa kanila na meron daw nakitang cobra sa bakuran na yan. Tingnan nyo naman yung lugar, ano? Sarap ng bakuran, rice field sa loob ng bakuran, medyo masukal. So, hindi talaga malayo, meron ngang cobra na nagtatago dito. Nung mag-scatter nga ako, meron naman akong nakita. Eh, ang ginawa ko, tinakpag ko. Ewan ko kung yung pagkatakip ko, ewan ko kung nandun pa. Ano? Alam man, sundutin ko pa yun. Baka matukulaw pa. Mapunta sa'yo. Ikaw pa malagay sa panganib. Ilang sandali pa. Ito yun. Hindi ka siya na may ahas dito. Kasi po pag nagbalak, possible po na nasa paligid na. Sa mga lakad ng Tropang Tuklaw para mag-rescue ng mga ahas, isa ito sa mga indikasyon na hinahanap nila. Hunos, yung parang damit na tinanggal ng mga ahas at base sa nakikita nila, cobra daw yung nagtatago dyan. Okay lang ba kung nandito ako sa tabi niyo? Layo lang po kayo. Layo po, tayo. Sige, lalayo po tayo. Walang protection yung kamay. Ako pinikilabutan sa mga to. Sanay na sanay na yung galawan. Nakatakot-takot. Maya-maya pa. Ayun! Nakakilabot din pala. Nanos ko! Laki din! Anong unang-unang gagawin pag ganyan, pag nahuli? Hindi, pakakagat. Pakakagat? Bakit niyo ipapakagat? Para sa iyo pamandang issue. In case na, para maiwas na rin po yung disgrasya. Sakaling matuklaw ka. Wala, konti na lang po yung venom. Yan, kagaya niyan. Naglalabas na ng venom yan. Opo. Ayan, malabas sana po. Siguro po, kakasiksik po niya sa semento. Kasi po nakulong siya eh. Talagang sisiksik niya yung muso niya. Wala siyang ibang gagamitin kundi yung muso. Oo. Nasimula sa pagre-rescue ng mga cobra? Starting po ito na pandemic ko, 2021. So wala pong trabaho. So siyempre may pamilya po tayo. Nakakapanood po ng YouTube, nakita ko po na pwede palang kumita doon. Laki! Mayroon akong kakilalang marunong pumanguli ng ahas. So niyaya ko po siya. Yan, kasama niya po. Kasama ko. Paano kayo nakakuha ng mga nire-rescue? On call po, sir. Matawag po sila. Gumawa po kami ng FB page para doon sila kumontak. On call lang. Tapos pupunta ko namin. Madami ba? Marami, sir. Marami ba nagpapa-rescue? Ano, sa araw-araw po. Ano? Ano yun? Pag bago kayo pumunta doon, meron na kayong napagkasunduan? Yun po, tinatanong po nila kung magkano bibigay. Sabi lang po namin, yung pumasahe lang po. Katagalan no kasi sir, parang nag-i-enjoy na kami, nakakatulong kami sa mga tao. Masaya ako kasi kung di na uli yan, delikado ako. Saka baka. Sa ilalim ng Republic Act,
9147 o Wildlife Act, bawal ang pumatay at mag-alaga ng buhay na wildlife, lalo na kung walang permit. Mahalaga ang papel ng Philippine Cobra sa ating ecosystem dahil mga pesteng daga ang pangunahing pagkain nila. Nakokontrol nila ang pagdami ng peste na kadalasan ay nagdadala ng sakit at naninira ng mga pananim. Kung mawawala ang mga cobra, wala nang gagawa nito sa ating ecosystem. Kaya sa tuwing may mahuhuli o marirescue na wildlife, dapat i-turn over ito sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. So Richard, pag nakakahuli ba kayo ng ganyan, usually anong ginagawa niyo? Nire-release ko namin. Nire-release. Ngayon, sakto naman dahil kasama natin yung mga taga-DNR. Ang tama talagang protocol is turn over natin sa kanila. At sila na yung bahalang doon sa pangangalaga ng mga na-rescue nyo. Mga taga-DNR. Sige. Salamat. Salamat po. Kayo na pong bahala. Sa parehong barangay, may isa pang residente ang nanawagan ng tulong matapos makakita raw ng cobra sa kanilang bodega. May isa pang lugar na pupuntahan yung tropang tuklaw. Dito pa rin sa bayan ng Lubao. Merong naispatan. Naahas daw dito. Tignan natin kung anong gagawin ng grupo. Pagdating namin sa bodega, mga bakas na lang ng cobra ang naabutan namin. Napatay na pala ng residente ang ahas. Ito yung marka ng dugo ng ahas na naiwan dito sa bodega. Makarang mapatay ng isang residente. Ito naman yung litrato. Ito makikita kung gaano kalaki yung cobra na kanyang napatay. Nagawa niya raw doon dala ng takot. Takot para sa kanyang pamilya at para sa kanya. Baka raw kasi sila pa yung malagay sa panganib. Kailan niyo po napatay? Noong isang gabi. Bali, apat na gabi na nangyayon. Eh, galing sa, siguro, sa kulungan ng baboy. May maraming lungga sa likod. Paano niyo napansin? May pumasok dyan yung manugang namin. Nakita, pumasok. Yung mayroon akong kaway na kinatatakutan ng mga ahas. Pag tinamaan mo, mapipilay. Bakit po ba? Bakit niyo po naisipan na ito yung tamang paraan? Patayin ko na. Baka magkatukulong ng iba. May mga bata ba rito? Oo, marami pong bata dito. At dahil kasama namin ang mga taga-DNR ng Lubao, Pampanga, hindi nila pinalampas ang pagkakataon na paalalahanan si Mang Manuel. Bawal po yung pagpatay doon. Kung sakali man po na may nakita po kayo, may sightings po, may nakita po kayo na cobra, pwede nyo naman po ipagbigay alam sa amin. Bigayin nyo na lang yung number nyo. Sige po. Marami ng documented cases dito sa Pilipinas sa mga natutuklaw ng ahas. May mga pagkakataon na umahantong pa ito sa kamatayan. Sa Nagcarlan, Laguna, nagkatotoo ang kinatatakutan ng marami. November 2022, natuklaw ng ahas ang 7 taong gulang na si Neo Dano habang natutulog. Tawag-tawag ko po yung anak ko. Anak, gumising ka na, tinatawag ka ni Mami La. Hindi po siya naimik, nakakailang tapik po ako sa kanya, hawak ko po yung binti niya. Hindi po nagigising, pag hawak ko po sa kanya, matigas po siya na malamig. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital, pero tuluyang pinawian ng buhay ang paslit. Natuklasang may 7 tuklaw ng ahas ang bata. At base sa kanyang mga sugat, na lamang isang Philippine cobra ang nakapatay kay Neo. Kalamba daw po may antivenom. Siyempre, sa sitwasyon ng anak ko, sasabihin po nila na minuto lang daw po ang itatagal ng tuklaw ng cobra. Kung iisipin po namin, biyahe po, sobrang traffic, wala po kaming service. Kaya po, dapat po sa mga may kakayahan, mag-ano po sila ng isang munisipyo, mayroon pong anti-venom. Sa tulong po ng mga kapitbahay namin, nahinalugo po nila yung bahay, yung higaan po, yung mga damitan, inano po lahat ng mga nakataob, mga ilalim-ilalim. Doon po, nakita po ng mga kapitbahay po namin, sa ilalim po ng rep namin, nagtago po yung ahas. Binaril po nila yung ahas. Hindi pa rin daw matanggap ni Jennifer na sa isang idlap, nawalan siya ng anak. Napakabait, magalang, mapagpaubaya sa kapatid. Ang dami po ng pangarap. Gusto pa nung maging pulis. Kaya po nung namatay po yun, pinabaunan ko po yun ng
ano, yung pellet gun po yun. Kasi sabi ko, nak, pasensya ka na, ngayon ko lang nabili kasi mahal nga po kasi eh. Mas katanggap-tanggap pa sa akin bilang nanay yung alam mo yung anak mo may nararamdaman eh. Kesa yung natutulog nga lang po yung anak ko eh, tinuklaw po eh. Ano po kasalanan nun? Ang Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag na ahas hindi lang dito sa Pilipinas ha, kundi sa buong mundo. Kaya naman sa mga komunidad tulad nito na may palayan, may sukal, malaki ang posibilidad na biglang magkaroon ng cobra dyan. At dyan na, nagsisimula yung tinatawag na conflict sa pagitan ng tao at hayop. Paliwanag ng eksperto, kadalasang napupunta sa teritoryo ng tao ang mga ahas dahil na rin sa paghahanap nila ng pagkain. Posible ring nasira na ang kanilang natural habitat. Near threatened na ngayon ang Philippine cobra. Ibig sabihin, may banta na sa kanilang bilang. Sip, ang Philippine cobra na narescue ng tropang tuklaw, agad itinun over sa DENR. Dinala ang ahas sa isang zoo sa Clark, Pampanga. Dito siya iku-quarantine at i-rehabilitate bago ma-release pabalik sa wild. Mapanganib man ang ginagalugad ni na Richard at Ferdinand, sapat na raw ang natatanggap nilang pasasalamat mula sa mga residente. At ang makitang parehong ligtas ang tao at ang hayop. Parang masaya kami, marami nagpapasalamat. Pero hanggat may tumatawag, siguro di kami hihinto. Ang naisip niyo para sa kanila to? No. Nandun ba sa isip niyo yung pag may na-rescue kayong isang ahas, meron na rin kayong parang na-rescue ng isang tao? Parang ganyan. Ganda ko bro! Ang tao at hayop, sabay na nabubuhay sa iisang mundo para mapanatili ang balanse nito. Pero unti-unti nang nasisira ang balanse ito ng kalikasan. Kaya may mga naliligaw na hayop na nagiging banta sa buhay ng tao. Ang cobra rescuers gaya ng tropang tuklaw, malaking tulong para maiwasan ang kapahamakan. Pero sana dumating ang araw na hayop o tao man, ligtas sa kani-kanilang tahanan. Ako si Junvan Rasyon at ito ang Reporter's Notebook.